Pilipino sa Umansa, lalo na sa akin nasa gobyerno, na ang araw na ito, July 4, ay siyang tutungong Independence Day. Bakit? Okay, ito ang kwentong, ha? Yung June 12, 1893, may conditioning lang yung ginawa ni Emilio Aguinaldo. Kasi nag-declare siya, kakawit kami, ng independence galing sa mga Katsila. Pero yung Katsila, hindi naman binigay kay Aguinaldo. Independence. You talk about independence. Somebody has to give it to you. For example, if he is the master, you are the slave, then I want you to be free and give you your freedom. Right? Hindi nangyari. So bakit napunta pa sa July 4? Kasi July 4, 1946, yon ang totoong kalayaan na binigay ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Under the Treaty. Ang history, patamalaman natin. Bakit ang sinusulong ay June? Hindi ba isang malaking kasino lang yan ng ato? Ganun na ba talaga ang Pilipino? Puro na lang kasino lang ang Pilipino. Para tayo pinaikot-ikot. It's a cultural value. Bakit may tinatago pa tayo na dinipitsahan natin? Para yung isang sinasabi mo, sumunod sa mga Kastila na mga master natin ay hindi maliliit at hindi natin maliliit na hanggang ngayon pa na ba is competitor sa akin kayo, subject pa rin namin kayo na mali because first nung hindi manalo ang Pilipino sa mga Kastila at napinta tayo ng mga Katsila sa Amerika at ito. Pumunta dito ang Amerikano under that MacBatton sa istorya. MacBatton of Manila Bay. Ibig sabihin, muro-muro lang yun. Ibig sabihin, pininta na, pero talagang natalo pa sa diba? Yun. So ngayon, ang bago nating amo, master kanyang masyadamit. So, tumagal din sila, imagine, until 1943, that's 28 years na, from 1898 to 1926 years. So, under na ni Amerika. Pero, bago nangyari niya, under na sa Amerika, nagkaroon ang Amerikano ng gera sa Hapon. Diba? Pero tayo po, ay hindi totoong ipaglaban tayo side by side by the Americans. Why? Alipin tayo eh. Wala tayong magagawa. What Americans dictate, susunod tayo. Dahil tulungin tayo. Islake tayo. So, ginamit sila tayo sa laban na hindi atin. Hindi laban na ang laban. Anong nangyari sa atin? We were devastated. We were devastated on the war that is not ours. After the war, binigyan nila tayo. Despite the fact na dapat bago tayo bigyan ng kalayaan, i-restore mo na nila ang Pilipinas galing sa rebels. Diba? Galing sa pagkasira. Diba? We were totally devastated. Manila was totally devastated. Because it was battleground. It was devastated. Wala. Patay. Diba? Pero anong ginawa naman? 1946, July 4, order of the kalayaan. Iniwan nila tayo sa ang tinulungan nila hapon. Kaya nga hapon, nung araw, talong natin sa ekonomiya. Raptor na, kita kami resto. Atay mag-resto. Raptor ito. Ayun. Ayun na, 70 years na na. Iyan to yung 48 until now. Ilang tayo. Ngayon, ibalik mo naman ang mga ito. Diba? You since that. Bumalik mo naman sila at gusto mo naman nila tayo alipin.
proxy doon sa laban nila na hindi na natin. Bakit isasali tayo sa laban na hindi atin? Yun ang kine-question natin sa kanya. Why? July 4 is the declared benefit of America to make safety. Ito ba ang anti-Iran? Yung foreign policy ay anti-Iran. Pero ang question mo ngayon, bakit ang executive legislative at kasalanan at three branches of government hindi nag-oopos ang ganito ginagawa? You are supposed to defend the Philippines. You should talk to the Americans. No, that is against our constitution. We have the 1987 constitution. Article 2, Section 2 and 8. We have a no to war. We have a no to proliferation of nuclear arms. Bakit nagigil? Hulag ba kayo, Kongreso? Hulag ba kayo, Judiciary? Hulag kayo, Bini Executive? Why are you allowing this? Dahil di ko alam. Di ko alam. Baka ang masabi ko lang, totoo yung sinabi ni Scott Ritter, bobo tayo. Diba? We do not think. Hindi tayo nag-isip. Diba? Ang masakit. Mismo ang presidente. He allowed it to happen. Dahil lang sa kanyang interes na makukuha niya yung tagong yaman nila, nakaw na yaman, nakakadiposito sa Amerika. At yung kaso na sa Hawaii na mabusin, pinayagan niya ito. Napunta dito ang mga. Noong listang, si Amy Marcos, ito to, yung anak niya nagreklamo, Mami, mamamatay tayo dahil dito yung nuclear bomb ka atin. Ano bang ginawa niya ng mga? This is a matter of national security. Pero, Bongbong Marcos, inalaw niya. So sabi ko na, the real threat to our national security is the president himself. Why? Hindi siya nag-isip. Oo ngayon, hindi bukas. Di ba? Anong klaseng presidente? Hindi ka nag-isip? Inisip mo lang yung sarili mo. Kapag-concert ko na lakas na. Patingin-tingin sa mga concert. Ano pa yung mga sa Singapore? Tinawan namin ito na ang kalatuan. Tapos, nag-ikot sa burong. Wala namang binalik na investment. So, maliban sa threat siya sa security ng ating peace and order, dahil mirahin na tayo. Pati pagkain, security siya. Food security. Bankrupt ng Pilipino. Inflation, alam nyo yan. Dollar to peso ratio, alam nyo yan. Umalis na ang mga investor, alam nyo yan. Ang China, umalis na siya. Yung China naman, maganda ang tuluming partner natin. Kasi mura ang kanila. Balik yan ito. At saka, mag-invest ka rin. Pero bakit? Ay, sama to. Dahil lang sa puso naman. Binintang na. Kaya nga kami, lahat na ito na ginagawa niya, wala siyang makasabi. Hindi siya matapang ipaglaban ang karapatan ng tao. At wala siyang kakayahan at naramdaman na natin. So bakit ito natin ginawa siyang instrumento ng Amerikano? Yung Amerikano kasi, kasi kaibigan, depende yan kung you allow him or not. Pero it is an advantage. Pero if you will say no, you will not. You will insist. Pero kasi ang question, marunong sa foreign policy, sa diplomacy. So if we have a president, who doesn't know everything what he said, what he did. He has to get out of Malacanang and give the president the one who is qualified next to you. Right? Marami namang marami ka natin. Pero bakit mo susunod? Mawa ka. Mawa ka sa tao. That is the call of Marcos the president. Kausa namin, mamayang ayaw sa limangan, mamamayang
ayaw sa durugista, mamaya ayaw sa diktadurya. Pero the problem is, if you become a dictator, what kind of dictator is worse than his father? Right? So ito ang mga pinagtatapan. And we want to tell the Filipino people that we have to resist the president's mind dahil hindi na siya nag-isip naman. Ito ang kausa namin. Marcos Alisgan. Marcos Alisgan. Marcos Alisgan.